The Philippine Navy in particular and the AFP in general does not need to seek any permission from any power, any foreign power. We could sail and fly in support of our constitutional mandate. Hindi kailangan ng Pilipinas na kumuha ng permiso sa kahit anong mga bansa kapag magsasagawa ng resupply mission. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa ang Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Ang pahayag ay kasunod ng panibagong claim ng China ukol sa umano'y temporary special arrangement upang makapagsagawa ng rotation at resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Again, LT-57 BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. It is in Ayungin Shoal or Second Fama Shoal, which is a low tide elevation within our EEZ. We have sovereign rights in the waters adjacent to LT-57 Second Fama Shoal. Nauna nang itinanggi ng National Security Council ang claim na ito ng China. Ayon sa AFP, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang RORE mission sa Ayungin Shoal at sa buong West Philippine Sea, sa gitna ng mga ulat na umano'y paglaganap ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, partikular na sa Mischief Reef. We could anticipate, but we don't speculate why they are there. Suffice it to say, the Philippine Navy and the Armed Force in general will continue steadfastly to support our troops in our 9 occupied features, hindi lamang sa LT-57 or sa Ayungin Shoal. For the presence of foreign warships, maritime militia or Chinese Coast Guard is a product of different factors that includes the operational tempo, that includes the weather in the area, that includes the projection in the West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, nasa 15 hanggang 25 warship, 10 hanggang 15 Chinese Coast Guard vessel at nasa 200 Chinese Maritime Militia vessel ang namomonitor nila sa Mischief Reef na malapit lamang sa Ayungin Shoal. Ang mga barkong ito ang idinideploy ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon sa AFP, hindi ito dapat na ikabahala. Subalit talagang kapansin-pansin nila ang pagdami ng maritime militia sa lugar. It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops on the contested waters. Determinado ang AFP na sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China at tangkang pag-ukupa sa West Philippine Sea, mananatili ang dedikasyon ng sandataang lakas para protektahan at ipagtanggol ang ating soberanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.